mga nakaraang araw, inulan ng batikos ang isang ordinansa ng Manila City Government na nag-oobliga sa lahat ng empleyado ng UST na kumuha ng health permit. Ayon sa mga labor unions, maraming butas at questionable ang ordinansang inaprubahan ng Manila Local Government noong 2021. Sa unang tingin, mukhang labor issue lang ito at mga UST employees lang ang apektado. Pero hindi ganun kasimple ang issue. Ayon sa UST labor leaders, pati mismong operations ng UST ang madadamay pag hindi naayos ito. Pero ano nga bang laman ng ordinansa? Ang Ordinance No. 8793 o Sanitation and Disinfection Code of the City of Manila ay inaprubahan ng Manila City Council noong ikalawang araw ng Disyembre 2021 at pinirmahan ng Nooy Manila Mayor Isko Moreno noong ika-anim na araw ng Abril 2022. Layunin nitong maglatag ng mga regulasyon para pangalagaan ang pampublikong kalusugan. Inoobliga ng ordinansa ang lahat ng tao o negosyong nasa Manila na for public patronage na kumuha ng sanitary permit. Para makakuha ng permit, kailangan magbayad ng 625 pesos, kailangan din magpresenta ng valid ID, sample ng ihi at dumi o JEBS, sumalang sa drug test at magbigay ng biometric sa laboratorio ng Manila Health Department na pinamumunuan ng asawa ni Mayor Honey Lacuna na si Arnold Box Lacuna. Kailangang i-renew ang permit taon-taon. Ibig sabihin, kailangan pumila sa Manila Public Lab taon-taon, kailangan magpresenta ng JEBS at magpa-drug test taon-taon, at syempre, kailangan magbayad ng 625 pesos taon-taon. Malawak ang sakop ng ordinansang ito. Kasama na pati mga paralan tulad ng UST. Obligado rin ang mga naglalako ng taho at mga nagtitinda ng kwek-kwek. Ang mga hindi susunod ay pagmumultahin na hindi bababa sa 3,000 pesos sa unang paglabag at di bababa sa 5,000 pesos at pagpapawalang visa ng health certificate sa ikalawang paglabag. Nagbabala na rin ang UST admin na mawawalan ng online access sa MyUST portal ang mga empleyadong walang health permit. Sa isang panayam ng The Flame, sinabi ni Office of the Secretary General Executive Assistant Emmanuel Batulan na posibleng hindi na pagturuin ang mga faculty member na hindi sumunod sa polisiya. Ang presiding officer nung pinasa ang ordinansa ay ang Vice Mayor noon at ngayon Mayor na si Honey Lacuna, isang UST alumna. Naaprubahan ang ordinansa noong 2021, panahon ng pandemya. Hindi malinaw kung bakit hindi ito ay pinatupad ng ilang taon. Pero nitong Abril, nagulat ang mga UST employees nang naglabas ang Vice Rector for Finance ng isang memo na nag-uutos sa kanilang kumuha ng health permit bilang pagsunod sa ordinansa. Marami sa kanila hindi alam na may ganong ordinansa bago ilabas ang memo. Ayon sa memo, hindi sasagutin ng UST ang bayad sa permit dahil obligation ito ng employees sa city government. Binigyan ng hanggang July 31 ang mga UST employees para makakuha ng permit. Pero ayon sa datos na nakuha ng The Flame noong July 29, higit kalahati ng UST employees ang hindi pa nakakakuha ng health permit. Kasama na rito ang mahigit 1,400 na faculty members. Pero bakit kasi ayaw na lang sumunod sa ordinansa ang mga UST workers? Para wala ng gulo. Ayon sa OneUST, ang coalition ng mga labor groups sa universidad, hindi patas o discriminatory ang ordinansa. Sabi ng grupo, ang mga empleyado may professional license ay hindi na kailangan kumuha ng health permit kung sila ay magbabayad ng professional tax receipt. Tanong ng OneUST, anong kinalaman ng professional tax receipt sa kalusugan? Dagdag pa ng OneUST, may mga paaralan sa Maynila na may annual medical exam pero hindi nag-obliga sa mga empleyado nilang kumuha ng health permit mula sa city government. Kinwestiyon din ng OneUST ang drug test requirement ng ordinansa. Hindi raw ito naaayon sa Comprehensive Dangerous Drug Act at polisiya ng Labor Department na ang patakaran ay randomized drug testing lang. Naaalarma rin ang OneUST sa mga parusang balak ipataw sa mga walang health permit. Hindi raw nakonsulta ang mga empleyado sa balak ng admin na alisan ng MyUST access ang mga hindi sumunod sa ordinansa. May mga empleyado rin nagtataka dahil parang UST lang daw ang namroblem sa health permit. Ngunit makalipas ang ilang araw, naglabas ang Manila City Government ng memo na nag-oobliga sa lahat ng manggagawa ng mga paaralan sa syudad na sumunod sa ordinansa. Hanggang ngayon, marami pang faculty members ang hindi pa sumusunod o tumatangging sumunod sa ordinansa. Kung haalisin ng mga prof, saan sila kukuha ng pamalit? Paano na ang mga nababakanteng course? Wala pang diretsyong pahayag ang UST tungkol dito, pero meron ng mga prof na hindi pagtuturuin sa term na ito dahil wala silang health permit. Kaya huwag ka na magtataka kung wala sa UST ang ibang mga prof sa term na ito.
May mga non-tenured prof o may iba pang full-time job na nagsabing hindi na lang sila magtuturo kung ma-hassle lang sila dahil sa health permit. Meron ding mga naniniwalang ang health permit policy ay isang paraan ng pangungutong. Nagbabala ang 1 USD na maaaring maapektuhan ang pagpapatakbo sa USD ng dahil sa ordinansa. Nakasaad din sa ordinansa ng establishment na hindi susunod ay papatawan ng multang 5,000 pesos at closure order recommendation kung 3 beses na itong lumabag. Pagpatuloy na hindi kompleto ang compliance ng USD, pwede ba itong ipasara? Wala pang sagot sa tanong na ito. Pati labor unions ng mga ibang university sumama na sa pagbanat sa ordinansa. Nakiusap na ang labor groups kay UST Rector Father Richard Ang na makiisa sa mga panawagang pag-aralan ang Manila Health Permit Policy. Humiling din sila ng meeting para pag-usapan ng issue na ayon sa kanila ay nagdudulot ng galit at stress sa mga UST workers. Sa isang maikling statement, siniguro ng USD na susunod ito sa mga patakaran ng pamahalaan kasama na ang mga ordinansa ng Maynila habang nakikipagdialogo sa mga manggagawa. Pero hanggang ngayon, wala pang abiso ang USD administration tungkol sa dialogo ayon sa 1 USD. Hindi pa tiyak kung gaano katindi ang magiging epekto ng Manila Ordinance sa operations ng USD. Ayon sa employee groups ng UST, handa silang questionin sa korte ang ordinansang sa tingin nila ay pahirap sa mga manggagawa. Ako si Eshkel Pavon para sa The Flame, independent journalism for the artlets community, the university, and the nation.